Yes, good morning. What's up, you guys? Happy quarantine. Thank you, DJ Kiko. Ayan. Hello po sa inyong lahat dyan. So, before we start, rally muna natin. So, pasensya na ako. Medyo may konting technical problem lang kanina. But anyway, yun. So, okay na ba yung live natin? Check natin. Yun. So, via Zoom tayo right now. And guys, sa mga viewers na nanonood, sobrang excited po ako na i-share sa inyo yung importansya ng 15 Heads. And again, hello sa mga members natin sa buong EC. Hello po sa inyong lahat dyan. And kamusta po kayo? I hope nasa maganda kayong kalagayan. At sana makapagpagupit na tayong lahat sa mga lalaki na rin dyan. But anyway, meron po akong hinandang topic. I-discuss ko po ngayon yung bukod sa importansya ng 15 heads, gaano ba kaganda or gaano ba kaganda mag 15 heads, lalo na sa mga panahon ngayon na merong ganitong crisis na nangyayari. And para sa mga leaders, sa mga uplines na nandyan, kung meron ka mga associate, mga business associate or downlines na gusto mong ipaliwanag yung ganda ng 15 heads and may mga fear pa sila, may mga doubt pa sila, I think ito yung tamang time na para pagtulungan natin i-explain sa kanila yan. So, i-share mo tong live video, i-share mo to, i-PM mo to sa lahat ng mga partners mo, sa buong grupo mo, kasi grabe ho, babaha ng 15 heads ngayon. Kasi ako siguro, sinabihan ako ni Latanya, nila Miss Eve, na mag-live ako ng topic na to. And siguro, masasabi ko, ako yung isa sa pinaka may karapatang mag-explain ng 15 heads. Bukod dun sa may 15 heads video ko, kasi ako talaga yung patunay na isa sa mga pasaway na hindi nag 15 heads nung ako yung nag-uumpisa. Okay, hindi po ako, para sa mga hindi nakakalam, I started sa InGlobal na hindi po talaga ako naka-multiple accounts. And sobrang nagsisi po ako. Sobrang nagsisi ako kasi hindi ako nakapag-multiple accounts at start. Kaya, nung ako'y nag-network, nung nag-network po ako, hindi po ganun kaganda yung structure ko. And recently ko lang po talaga inayos yung structure ko. Doon ako naglagay agad, nagkompleto ako ng multiple accounts ko. Kaya, sa mga member na kinukulit ng mga upline, naku ho, hindi kayo kinukulit ng upline para pagkakitaan kayo dahil kikita sila. Sa akin, yung upline nyo, may concern yan sa inyo. Ayaw niya kayong magaya sa akin. Okay? Na nag-multiple, nag-network, sobrang, sa totoo lang po, kung siguro kung naka 15 heads ako, sabi ko nga, tagal ko na sinasabi, malamang 5 years ago, 3 years ago pa, nasa top 20 na ako kasi yung production ng grupo ko malakas. Kaso ang naging problema sa akin is hindi nga maganda yung structure ko. Pero na-remedyuhan naman natin. Pero iba pa rin talaga pag umpisang-umpisa ng pag-network mo, nakapag-multiple accounts. Diba? Kaya again, ilan na ba viewers na rin? Sobrang dami na ata. Yeah.
So, ang gwapo sa and anyway, guys, start na po tayo. So, para sa mga hindi po nakakilala sa akin, I'm Don Bade. Isa po ako sa mga council ng J-Lim Project. And I started sa AIM Global. Ako po yung feeder. Hindi po talaga ako onliner. Pero dahil nga sa needs ng business na kailangan talaga lahat tayo mag-convert sa online. So, inaral ko yung online marketing. So, marami ako naging mentor and dito ko talaga naranasan yung totoong income. And because of 15 heads, dito ko nakuha lahat ng mga pangarap ko sa buhay. So, ito ho, i-explain ko sa inyo. Ito ho, iikliang ko lang po. Okay? Sobrang iiksiang ko lang itong explanation ko para sa mga manonood ng live, yung hindi makakapanood ng live, para mapanood nila ito uli at sa mga magre-record nitong video na to para sa yun, mas maganda kasi para sa mas maiksi. Yung maiksi lang pero malaman. Direct to the point. So, okay? So, ito, i-discuss ko na po. Again, para sa mga... Itong una ko i-discuss is para po sa mga hindi panood yung video ko. So, maybe some of you napanood na po yung 15 Heads Explanation, yung 3-step to 1M, and maybe yung iba sa inyo hindi pa. So, ito ho, ibibrief ko lang, maiksing explanation para again sa mga one account para makita nyo yung importansya ng 15 heads. Okay? So, ito ho yung mga sikreto. Marami nagtatanong po kung ano yung sikreto kung bakit maraming kumikita ng malaki at maraming kumikita ng mas mabilis sa empowered consumerism. And ito ho yung sikreto. Actually, hindi sikreto to eh. Ito'y binubulgar, kaya lang yung iba, dahil nga nakikita nila, ay, ang laki naman ng puhunan. Nabubulag po agad sila sa malaking puhunan. Hindi nila nakita yung pwede nilang kitain. Hindi nila nakita yung oras na matitipid nila pag nakapag 15 account sila. Ngayon, ito na ho. I-discuss ko na po yan. Yung 15 heads, okay? Yan, DJ Kiko. DJ Koki. Ayan. So, naka-zoom tayo right now. Ayan. Ayan. So, kita nyo ho. Ayan, yung Project 1M. Okay, ito yung pinatawag natin na Project 1M. 3-step to earn. Project 1M. Mabilis ang kita. Para sa mga nanonood po, member ka man or non-member, absorb mo po itong maigi. Kasi sobrang para po sa akin, I know, malaki ang maitutulong nito sa pag-network mo. Malaki ang oras na matitipid mo. Pwede kang kumita. Yung kikitain mo ng 10 years, pwede mong kitain ng 1 year lang. 6 months or even 1 year lang because of this program. Okay? So yan, Project 1M brought to you by Empowered Consumerism, J-Lim Project, 7XP. Yan. So first, yan, ito, para sa mga hindi po nakapanood ng video, meron po ang ginawang video. Nakapost po ito sa J-Lim Project page. Yan, so ito yung 1M program. Pwede kang kumita ng 1 million o 984,400 to be exact. In short, close to 1 million in 6 months to 1 year time. Okay? So ito ho. Yan, first, get 15 accounts. Yan. So, magkano ba yung 15 accounts? Yan. Nakikita nyo kung dyan, meron pong color red. Yan. Color red na yan, yan yung 134,885 pesos. Okay? Teka lang. Nag-live ako eh, dito na kung saan. sa timeline. Wait lang. Si JP ko. Pangili, anong... Yan. So, dun sa red, merong lifetime investment, 134,000. Yan, makikita nyo siya ng 134,000. Okay ba yung sound plan? Yan. Na paano po pa. Eh, buti na lang. Swerte tayo sa asawa. Sa kaso. Technical. Ayun.
guys. So, ayan, di ba? Ako, ayan, isa yan sa mga ano ko, weakness ko. Hindi talaga ako matechnical. Kaya sa mga nagtatanong dyan, eh, pwede ka bang matuto mag-online? Ay, oo naman. Ako nga, it's a good body. Hindi magaling sa mga technical nagawa. Ikaw pa. So, gamit lang tayo ng tamang delegation. Anyway, so, balik po tayo sa topic. First, yung get 15 account. Yan yung step one. So, mag-invest po tayo ng 15 heads. Okay, 15 accounts. And magkano yung investment? Dyan sa color red is 134,985. 134,985. So, most of you baka isabihin na, ay, ang laki naman ng puhunan na yan. O, iba naman sa inyo, ang liit naman yan. Again, yung 134,000 or 135,000, depende sa kapalit. Kung titignan po natin na nagastos, eh sobrang laki po talaga niyan. Tama? Pero kung titignan mo na negosyo na ang kapalit niya eh yung lifetime na business na pwede kang magkaroon ng big time business ay sobrang liit po niyan. So sa 134,000, parang ganito huya. Parang kung ikaw magtatayo ka, 'di ba, lahat po tayo member na. Okay, pag nag-member ka again, bago mo anuhin tong 15 accounts na to, make sure member ka na. Ang membership natin is 899 or 8,999. Okay, malamang diniscuss na sa'yo na mentor mo yan o sponsor mo. Ngayon, kukuha ka ng 15 accounts. Yan yung magiging itsura niyan. Okay, meron dyan nakita o yung mga tao dyan, di ba? 15 yan. So, nakapangalan sa'yo lahat yan. Ngayon, bakit po tayo kailangan kumuha ng 15? Parang ganito lang po. Sa negosyo or sa traditional business, parang sabihin na natin kung ikaw may sarili kang internet shop. Okay? Pag may sarili kang internet shop, kukuha ka ng internet shop. Meron kung ikaw naka one, isa, meron sa internet shop ko, meron kang isang computer at ako, merong 15 computer. Okay? So kahit 24 hours ka pang mag-operate, magbukas ng internet shop mo. Kahit ako, 12 hours lang nakabukas. Pero dahil may 15 na computer ako, mas kikita pa rin ako ng malaki. Kasi same effort, same na expense, pero yung income mo, mas malaki. Parang sa pagne-network po natin, mga kababayan, mga kapatid. Diba? Pare-pareho tayo nagpupuyat. Pare-pareho tayong gumagastos ng pagkain, ng kuryente, ng bayad sa internet. Same yung effort natin, pero talo ka po pag isang account ka lang. Lamang ang naka 15 accounts. Tapatan na po tayo, period. Wala pong naging top earner na one account. Most na mga na top earner at most na mga OFW ng mga umuwi for good is naka multiple accounts po. Yes, tama. So yun po yung point. Total, mag-e-effort ka na lang, eh, doon ka na sa mas maraming kita. Okay, ngayon, sa 134,000 or 135, may babalik po sa'yo na puhunan. Ayan po yung benefit. Nakalagay dyan sa baba. Benefits, 225,000 worth of products. Okay? So, may mga package tayo, mamili ka. Lalo na po sa panahon ngayon na may pandemic ng coronavirus na yan, di ba? So, ang tao ngayon, gusto talaga maging healthy. Kaya sa mga nagtatanong, eh, kaya ko bang ibenta yan? Ay, oo naman. Kasi ho, sa panahon ho ngayon, ang tao, hindi na ho nakafocus sa luxury. Ang mga LB shoes, ang mga LB-LB na yan, yung mga luxury, hindi na ho focus ng tao yan. Tama, ang focus ng tao ngayon is health. Gusto nila maging healthy. Second is yung food. It's more on survival. Gusto nila nang mas maging okay yung pakaramdam nila. Kaya ang tao willing mag-invest sa health. Tama? Kaya ang dami ho ngayon, makikita nyo, ang daming lumalabas na mga vitamin C, na mga pagpataas ng immune system. Even sa online, ang dami ho nagbebenta. At ang mamahal sa atin po, sobrang mura lang ng products natin. At ito po, ang products natin ay talagang mapagmamalaki mo. Kasi talagang itataas niya talaga yung immune system mo. Okay? And yun po, yung 225 worth of products pwede mo ibenta, I suggest gamitin mo at gamitin ng buong pamilya mo. Okay? Next is number 2, sa baba, ano, 40,400 na cash. Okay, may babalik sa'yo na 40,400 na cash pag nakalat mo lahat yan. And makakakuha po kayo ng 15 scholarship. Kasi sa isang package natin, merong 15. Clear po yun?
Yan. So, ayun po yun, no? Kaya kakumita ng 40,400, yun yung computation. First head mo, may 9.8 ka, may 12.6, second head, 5.4, 5.4, 1.8, 1.8, 1.8. In total, 40,400. Or, ang sako, yung color dilaw, return of investment is 265,400 pesos. Diba? So, worth ng cash ng product. Ito na lang mga kapatid. Saan ka makakakita ng negosyo na wala ka pang ginagawa, eh kikita ka agad ng 40,000. 40,400. Tama? Magnegosyo ka ng tindahan bago ka kumita ng at least kalahati. Gano'ng katagal? Diba? Yung mga araw ay ang babagal. Samantalang sa negosyo natin, wala ka pang ginagawa, once na nakapag-join ka at na-encode lahat ng account mo, may 40,000 ka agad. Maganda po ba? Maganda. Yan. So, next is... Ano ba din? Ayan. So, yan po yung step 1. And step 2, maghahanap ka lang po ng na 16 na tao. 16 na tao. Yan. 16 na tao na pepresentan mo ng business. Okay? Na maghahanap ka ng 16 na tao. Sabihin na natin mabagal ka. Diba? Sa dami ng kakilala mo sa Facebook, sa dami ng makakakilala mo sa buong mundo. Okay? Sabihin na lang natin ang kukunin mo lang 16. Okay? 16 lang. Ayan po. Ano nakikita ba itong araw? So, yan. 16. Okay? 16 na tag-one account. Okay, sabihin na natin nag-one account. Magkano ang kikitain mo po? Kikita ka po ng 68,800 pesos. Okay, 68,800 pesos. Sa 16 na tao. Clear? Sabihin na natin, every week ka lang nakakakuha. First week, isa. Second week, in 3 months time. Ayan. Fourth one month. 2 months, 3 months. In 3 months time, nakakuha ka ng 16 at kumita ka ng 68,800 pesos. Yan po yung step 2. Now, step 3, yung 16 na associates mo or na business partners or downlines mo, e-explain mo sa kanila yung 15 heads or yung 15 pounds. Or kung gusto mo, eh, panood mo na tong video sa kanya. Okay, panood mo na lang tong video or panood mo yung isa kong video na nag-explain ng 15 heads dun para maintindihan niya po yung business, yung ganda ng 15 heads. Ngayon, once na kumuha na sila, okay, yung 16 na yan, explain mo yung 15 heads, explain mo yung ganda ng 15 heads at wag sila ay nag-15 heads na. Siyempre, magugustuhan nila yan. Gusto rin nilang kumita ng mas mabilis at mas malaki. At pag nag-15 heads na lahat sila, kikita ka naman po ng 875,200 pesos, pesoses. Grabe, no? Ganun lang po kabilis. Sa tatlong step lang, may ganyan ka ng income. So in total, 868,800 plus 875,200 plus 40,400 na ROI in total of 984,400 or a close to 1 million pesos. Mabuhay! Diba? So, 1 million pesos ka na po. Okay? So, depende sa'yo kung gaano ka kabilis. Worst case scenario, sabihin na natin, 3 months to 6 months. 3 to 6 months. Meron nga ho eh, may 2 months lang naging Millionaires Club na. Si Attorney Drew, 'di ba? One of the fastest na taga EC na nag 1M. Wala pang 2 months, nag 1 million agad siya. Ganun kalupit si Attorney Drew. 'Di ba? Marami hong story, meron diyan 3 months lang, may 4 months lang. Habihin na natin pinakamabagal mo. Sabihin nga natin, yung 16 niya yan, ang kinuha mo 3 months, 'di ba? Tapos nag 15 head sila. Sabihin na natin nakuha mo siya ng 1 year. Worst case scenario, sa loob ng 1 year, meron pang isang million. Hindi na rin po masama. Tama po ba? Ngayon po, what if your 16 downlines with 15 accounts nag-recruit din po? Nag-invite din?
ng yung in-invite nila, nag-invite sila ng tag-iisa lang ho ah. Imagine, yung 15, nag-recruit ng tag-iisa lang. Nasaan dito yan? Ayun. Nag-recruit ho. What if yung 16 na downline mo, nag-invite ng tag-iisa? Tag-iisa na nag-15 heads. Oops. Okay. Tatawa lang ako ng technical natin. Ayun. Ayun. So, yung 15 heads po ah, yung 15 na downline, ay yung 16 na downlines mo, nag-invite po ng tig-iisa lang na nag-15 heads din. Ibig sabihin, isa lang ho ang nakuha nila, tag-iisa. Magkano ho ang kinita mo? Kumita ka ng additional na 800,000 plus, a total of 1.7 million pesos. 1,728,000 pesos. Diba ho? Imagine mo, tag-iisa lang yung na-report nila. Kumita ka na naman. Grabe ho, diba? Ganun po kalupit yung 15 hits. Okay, ganun kabilis yung kitaan. Kaya most ng mga taga-empowered consumerism ngayon, ay malamang marami hong nakaka-relate sa inyo dyan. Diba ho? Even may crisis, even may pandemic, naku ho. Kumikitang kabuhayan ng mga taga-easy. Easy life nga ang tawagan. Sa empowered consumerism, easy life. Kahit may pandemic, kahit may crisis, tuloy-tuloy pa rin ang kita, lalo na kung naka-15 heads ka. Tama? Yan. So ngayon, okay. Eh, pwede bang review sa? Yan. So ngayon, yun po yung explanation. Okay? Ngayon, marami po nagsasabi, o sige, mag-15 heads ako, pero ano, mahal pa rin eh. Okay, sabihin na natin, worst case scenario, ay, ang mahal pa rin yan. Kapatid, tignan mo. Kung mahal ang 15 heads sa panahon ngayon, ano ho ba ang murang negosyo? Okay? Parang ganito na lang ho. Ito ho, Jollibee. Okay? Sa negosyo na Jollibee. Balik natin ho. Ang negosyo ng Jollibee. Ang negosyo ng Jollibee, magkano po ang puhunan ng Jollibee? Okay? Million po. Para magkaroon ka ng isang franchise ng Jollibee. Ayan o, traditional business. 20 million plus. Okay, ang puhunan ng isang franchise. Yan ang puhunan sa traditional business or even sa gas, sa Shell. Diba? Sa gas station. Ganyan ho ang puhunan sa mga ganyang kalulupit na negosyo. Hindi ho biro. Tama? Tapos, sa atin, sa 15 accounts, 135,000 lang. At ito ho yung tignan mo, kapatid. Tignan mo. Ako ho mismo, every time ina-explain ko ito, nababali ho ako. Okay? Monthly expense. Sa traditional business, magkanong monthly expense po natin? 100,000. Pataas. Paano yan? Jollibee, magbabayad kang empleyado. Business permit. Okay? O sabihin na natin sa 20 million, kasama na yan. Pero yung bayad mo sa empleyado, hindi pa kasama. May babayaran ka pang kuryente. May babayaran ka pa na kung ano-ano. May gwardiya pa, etc. 100,000 pataas. Pag may gas station ka, ganun din. May empleyado ka, may ganito, may ganyan. Malaki ho ang gastos every month. Sa ating ho, magkano ang monthly expense? Wala. Basta't may internet ka, kahit nasa ang kapandupalot ng mundo, pwedeng tumakbo yung negosyo mo. Ang malupit, sa traditional business po, mag-isa ka. Ikaw yung magpapatakbo. Tama, kailangan mo ng experience, kailangan mo ng mga mentor, tama, maghahanap ka pa, actually ho, sa mga traditional businessmen, lalo na yung mga nag-open ng franchise. Ang dami kong nakita na mga bagong negosyante, na pag nagtatayo sila ng business, nagbabayad pa sila sa mga business consultant. Ibig sabihin, nagbabayad sila sa mga mentor. Naghahanap sila ng mga kaibigan ng koneksyon para mag-guide sa kanila sa mga negosyo. And some of them, nagbabayad pa ho. Samantalang sa atin, hindi mo na kailangan magbayad ng mentor. May tinatawag ka na best friend. Yung best friend mo, yan yung sponsor mo. Yan yung sugo. Tignan mo yung apoy mo. Nandyan ba? Katabi mo ba? Hindi eh. Total distancing.
sa Facebook, nakita mo yung apply mo. Yung, yan yung sugo. Mukha bang sugo? O bisugo? Sugo. Yan ho yung sugo. Kaya yan yung tutulong sa'yo para umasenso ka sa business natin. Wala kang binabayad. Yung apply mo, minsan, madalas inuutosan mo pang kumuha ng remittance. Tama ba? Yung buhay niya, nakataya, pumupunta ng remittance center. Tama? Lumalabas sa labas para kunin ang padala mo, para kunin yung mga pay-in ng mga downline or ng organization mo. Kaya kung may applying ka at may na-applying ka na nandyan sa'yo, kailangan magpasalamat ka. Sabihin mo sa upline, upline, I love you. Diba? Kasi yung upline mo, yan yung ginawang sugo ng Diyos para tulungan kang umasenso sa negosyo natin. Tama, hindi mo binabayaran. Inuutusan mo. Walang bayad. Nagseserbisyo ng libre. Tama. O kaya, alam mo, kung may upline ka, pasalamatan mo ng gusto yan. Kaya ako, sobrang thankful ako. Ang upline ko, walang iba kung hindi yung tatay ko. Yan. Siya yung sponsor ko. Kaya ako napasok sa business na to. Kaya love na love yung papa ko. Siya yung sponsor ko. Kaya sabihin mo sa upline mo, thank you upline. Okay, balik tayo. Yeah. Yeah. So yun po, okay? Dinagdag ko lang yun, wala yan, hindi yan nakasulat. Pero kung titignan nyo, sa traditional business, totoo po yun. Kailangan nyo ng mentor. Samantalang sa negosyo natin, ang daming mentor. Diba? May mag-guide. Even ako, pwede nyo akong maging kaibigan. Diba? Pwede tayong magka-chat. Diba? Pwede nyo akong maging mentor. Ibig sabihin, sa Empowered Consumerism, ang daming taong tutulong sa'yo para makuha mo yung pangarap. Plus, sa feasibility, bago mo mabawi yung puhunan, sa traditional business, 3 to 5 years. Pinakamabilis na yung 3 years. Para mabawi mo yung 20 million, 5 years time. Tama? And some of them, wala more than 5 years bago niya pa mabawi. Depende pa huyan sa lakas ng location mo. Tama? Samantalang ho sa atin, wala pang isang taon, may 1 million ka ng income. Palakpakan nyo naman yan. Diba ho? Ito walang prangkahan. Ang dami ho na ho nagpatunay kung gaano kaganda yung negosyo natin sa Empowered Consumerism. Lalo na sa mga nakapag 15 accounts. Kasi pag 1 account, hindi mo ramdam talaga ho yung kita. Hindi sa nilalaat ko yung mga 1 account lang ho. Pasensyahan po tayo. Pero hindi nyo talaga mararamdaman yung abundance na income sa easy pag 1 account ka lang. Kaya dapat mag 15 accounts ka na po. Okay, huwag ka na pong makulit. So yun. Tapos ang maximum potential income sa traditional business is 30,000 lang ho. At sorry, 300,000 and above monthly. So Jollibee, 300,000 monthly. Ang laki ng gastos mo, ang laki rin kita mo, ang laki rin ng gastos mo. Tama ba? Sa Shell. Even right now, tignan nyo na lang ho. Ang gasolina, di ba? Wala hong permanente sa mundo. Even ang mga gas station, ang oil, bagsak ho sa panahon ngayon. Tama? Ang tanong ho, even Jollibee. Yes, may mga nagde-deliver sa Jollibee, pero ang liit ho pa rin ang kita nila sa panahon ngayon. Lalo na ang gas. Imagine mo, kung ikaw nagtayo ka, kung naririnig mo to kapatid, at ikaw po ay negosyante, nagtayo ka ng Jollibee or ng gas a few months ago, malamang ho, nakaka-relate ka. Ang dami ho ngayon nakaka-relate sa mga nanonood na to, malamang marami pong nakaka-relate sa inyo. Yung mga nagtayo ng business. Meron nga nagtayo eh. Sa Metro, may nagtayo sa traditional. In-invite kami ni Abjoseph. Parang wrong timing kasi nagtayo siya. Tapos, yung wala nang wala ngayon, talo. Sa Robinson. Sa Robinson, ano yung bagong tayo na Most ano? Burger. Ha? Most Burger. O, di ba? Most Japanese Burger. Yung color green. Imagine niyo, kakabukas lang, wala pang isang buwan, sarado na. Wala pang ilang linggo. Di ba? Pambihira. Di ba? Samantala, wala nang bala. Karabi ako mismo naawa ako sa mga nagbukosyo na gano'n. Eh, hindi din naman nila alam eh. Di ba? Kaya, yung mga kakalipat lang ng mga artista sa ABS-CBN. Mamaya, i-discuss ko yan. Hindi pa ho. Traditional business pa lang tayo. Bakit ko nasabi? Kasi dito sa elevator namin, sa EOG kami, may nagpa-skill dyan ng mga negosyo na free delivery. Lalo na yung Mos Burger.
di ba, ibig sabihin, wala eh. Bagsak ko ang negosyo nila. Samantalang ho tayo sa empowered consumerism. Ay, kahit may pandemic, tuloy-tuloy pa rin po ang income. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero magyayabang na po ako sa inyong lahat. Yan, mayabang tayo. Ang easy po, ang dami hong kumikita ngayon na malalang. Buti nga ho, hindi ako nag-artista. Kasi ho, kung nag-artista ako, malamang wala akong kita ngayon. Diba? Buti hindi ko tinuloy yung karir ko sa ABS-CBN. Diba? Kasi ngayon, kumikita ako. Masaya ako kumikita. Right now, hos, even quarantine, I'm averaging 30,000 per day. Yes, wala akong biro yan. Okay, dalawang accounts ko yung kumikita ngayon ng tuloy-tuloy. Okay, pag nakakadirect ako, may kikita ako na apat na palo, tatlong palo, yung maraming blade. Diba? Kaya, sobrang sarap ng buhay even quarantine kasi kahit, alam mo yung, kahit crisis, eh, kikita ka pa rin ng malaki sa ease. Diba? Ang maximum, balik tayo dito sa slide, ang maximum income potential ng traditional, 300,000, samantalang sa atin is 24,000. Actually, 28,000, may mga tax na yan. Pero yung ano, is 28,800 per day sa isang account. O, eh, pag naka 15 accounts ka, ay mas malaki. Hindi na ho natin ilagay yung mas kasi baka sumabog na yung utak nyo. Pero sobrang laki ho ng kitaan ng mga 15 accounts. Marami, ang tanong, may kumikita ba niyan? Oho, ako po mismo na nagsasalita, kumikita na po ako ng ganyan kalaki. Okay, close to 1 million na po ako per month simula nung quarantine. Diba? So, saan ka makakita ng ganyang negosyo na pwede kang kumita ng ganyang kalaki? Ayan, nangalit yung asawa ko, sinabi ko daw, baka marinig ng mga... Pero, yun po, BIR, eh, may tax man tayong binabayaran. Diba? So, sobrang sarap lang ho. And ito ho yung panahon na sobrang, alam mo, sobrang magpapasalamat ka na lang talaga na kahit may mga ganitong pandemic, eh tuloy-tuloy pa rin yung kita natin. Yeah. Sa mga empowered consumerism, oras natin to, panahon natin to, mabuhay tayong lahat. Anyway, yun po. Diba? So, kung i-compare mo yan, panalong-panalo ang mga taga-easy. Panalong-panalo ang 15 accounts. Clear po ba yun? So, ito. Ito na ho yung next. Ayan. Love, pakian na naman po sa'yo. Ito ho yung next. And because of easy, because of empowered consumerism, okay, ito ho, meron ako i-discuss sa inyo kung bakit kailangan mo, ito yung tamang time para mag 15 heads ka. Okay, ito yung tamang time para mag 15 heads ka. Panoorin po natin to. Ay, panoorin. Tignan nyo po to, ha? Ayan. May ready po akong slide dito. Ah, hindi. Yung, ano, yung slide na may corona. Sa panahon ho ngayon, ng pandemic, tawag dito, wala ho, ano eh, kumbaga, lahat ho tayo apektado eh. Buong mundo ho to eh. Diba? Walang pinipili kahit sino. And I think ito yung, kumbaga kung ikaw eh, naghahanap ka talaga ng source of income na pwede mo, na gusto mong karirin, I think this is the best opportunity na pwede mo talagang karirin. Okay? Ito ho. Sa panahon po ngayon, bakit kailangan mo mag 15 hits? Ito ho yung dahilan. Yan po. Sa panahon po ngayon, meron tayong tinatawag na economic crisis. Okay? Na even Jollibee, even malalaking negosyo, even SM na malaki, na big time business, 'di ba? Bagsak ho ang business. Even kahit anong malalaking negosyo, bagsak po. Tama? Even employee, marami hong nagsasabi, pag-arang ganito, balik ho, ang economic crisis po, yan po yung nangyayari sa panahon ngayon. Bakit? Dahil sa coronavirus na yan na tumama sa buong mundo, nagawa ng mga Amerikano, okay, para magkaroon ng pandemic, bumaba ang economic crisis. Bumaba ang ekonomiya ng Pilipinas. And ang 15 heads or ang negosyo natin sa empowered consumerism, this is an economic proof. Economic proof. Kumbaga parang bulletproof. Yung bag-an niya bulletproof pag binabaril mo. Diba? Hindi tinatabla ng bala. Ganon po yung negosyo natin. Hindi ka tatablan. Kahit, ano to eh, ang negosyo natin, economic proof, mapabumaba, mapaumangat, ekonomiya, ang negosyo natin, tuloy pa rin. Diba?
So parang ganito ho. Maraming nagsasabi, parang ganyan. Es mga big time business bagsak. Employees bagsak. Tama, maraming sasabi, hindi ko kailangan ng negosyo na 'yan kasi I want stable job. I'm happy what I'm earning. I'm happy with my job. Kapatid, sa panahon ngayon, wala nang stable, wala na hong permanente sa mundo. Tama, pinatunayan niyan ngayon. Dahil sa coronavirus, dahil sa economic na sa nangyayari, economic crisis. Empleyado, walang trabaho. Ang daming tinakapagtrabaho. Siguro ka, hindi ko na kailangang elaborate pa yan, pero alam nyo na yan, nangyayari. Even professionals, mga dentists, hirap mag-ano. Ang mga professionals na okay ngayon is yung mga doktor, mga nurse. Sila yung okay, yung frontliner. Pero yung mga professionals, like mga athlete, di ba? Even yung kahit sobrang galing mo pang atleta, kahit ikaw pa si Michael Jordan, wala kang kita ngayon. Hindi ka makakapag-basketball. Tama? Except na lang kung nag-last dance ka at pinanood ka sa Netflix. May kita ka. Pero kidding aside, professional, walang kita. Ultimo artista. Tama? Ultimo mga artista. Yung mga artista na akala, di ba, ultimo artista, employee, professional artista, walang kita ngayon. Diba, buti nga, eh, hindi talaga ako tumuloy sa pag-aartista. Malamang isa ako sa walang kita. But kidding aside, guys, sa panahon ho ngayon, diba, itong negosyo natin is economic po. Marami hong nakaka-relate sa akin yun na members ng EC. Tama, kumbaga, seryoso na ho tayo. Hindi ho ako masaya dahil ganun yung nangyayari. And malungkot, buong mundo ho, malungkot ngayon. Pero syempre, in some way, ano pa rin kami, happy pa rin kami. Kasi ito yung panahon, to be honest you ho, serious pa po. Sa panahon po ngayon, ito yung panahon na sobrang na-appreciate ko kung bakit nagsipag ako ng ilang taon sa EC. Ito yung panahon na sobrang na-appreciate ko kasi dito na ho ako nag-grow as a better person. Ito yung panahon na sobrang pasalamat ako sa past self ko at sa taas at lalo-lalo na sa mga board of directors at sa mentor ko kay Upline Joseph Lim. Dahil napagbina ako sa J-Link Project at nag-guide ako ng tamang mentor. Kasi kahit may mga ganitong pandemic, kahit may mga ganitong crisis, may blessing pa rin. Because of EC, ang ganda ho nang nangyayari. Hindi lang ho sa akin, marami ho. Si Miss Tanya Morales, almost alam ko nag-1 million na siya per month ngayon. Nung pagpasok ng quarantine, nag-1M siya. Ako ho, almost close to 1M na rin ako per month. Nung simula po ito ng quarantine ha. Kaya, depende pa rin eh. Na sa tingin mo kung pwedeng maging negative sa'yo ang quarantine or pwede maging positive. Kaya we choose to become productive in spite na may mga nangyayaring fear sa mundo, crisis sa mundo, we choose to become positive. We are a light worker, ika nga sabi na, di ba? Kaya sobrang thankful kasi na-easy tayo. Marami hong kumikita ngayon sa grupo natin. Ako, even sa akin, siguro magpapakita ko ng onting slide. Last month lang, April, ang dami pong kumita. And ito po, kaka-report lang sa akin. Gusto ko i-congratulate. Mamaya, babalik lang po. So, may i-congratulate lang po ako. Kasi, siguro sobrang gratitude lang yung nararamdaman ko. Kasi sobrang daming kumikita ngayon sa buong EC. Kahit may ganitong pandemic. Na daig pa namin yung mga artista. Daig pa natin yung mga artista na kahit may ganitong crisis, eh tuloy-tuloy pa rin tayo. Tama? Love, pakiclick. So, balikan ko ho. Siguro, before I end, para sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I'm Don Bade. I'm doing this business for ilang taon na din. Matagal na din. And ito na huling naging bread and butter ko. Yan po. Because of this business, nabili ko yung first car ko, which is yung Mazda 3. Yan. So, nakabili na rin ako ng second car ko and wife ko. And because of EC, yan, si Gudet. Siya yung technical ko ngayon. Diba? Pangalan ko.
Yan. O, dyan saan dyan nakalagay. So, yan yung car niya, yung Mirage. And sanay po kami na mag-date na pa-commute-commute lang. Sanay kami na mag-date na mga ano lang, mag-fishbowl-fishbowl lang, mga kung ano-ano lang. Pero because of Empowered Consumerism, nabago po talaga yung buhay niya. Nakapili kami. Actually, apat na po yung sasakyan na napili namin because of Easy sa family namin. Ito yung second car ko. Binili ko po ito ng cash. Noong 2018, binili ko to ng cash worth 2 million pesos. Diba? Marami hong naka-Everest ngayon, pero malamang sa kanila hudugan. Yung sa akin po, cash. Diba? Saan ka pa? Diba? Easy lang. Yan po ay resulta ng 15 heads. Okay? Ano pa? Because of 15 heads, ito ho yung mga binigay sa akin. Yan, tatay ko at nanay ko ay nakabili rin ng kanilang car because of 15 heads. Yan, Toyota Rush 2018. Apat na sasakyan na po buong family namin. And eto ho, yan. So, because of 15 heads, naranasan kong kumita ng 1 million. First time ko sa buong buhay ko makahawak ng 1 million na check. At naging cash po yan. Diba? And after nun, after 2 months naman, after nung 1M, naglabas uli ako ng 1.5 million din na check. Yan. Because of 15 heads. Yan. Kaya, kung manghihinayang ka sa ilalabas mong 135,000, mas manghihinayang ka sa ganyang kikitain. Ako mismo hindi makapaniwala sa nangyayari sa akin. Pero because of the 15 heads, eh, napashortcut yung resulta. Diba ho? Kasi para sa mga hindi nakakaalam, ilang taon na po ako nag-network? 10 years na po ako nag-network. Eh, hindi ko winakaya yun. Bago ako kumita ng ganito kalaki, it took me ilang taon, 8 years, 9 years. Dahil nagkompleto ako ng 15 heads. Nag-start ako 1 account lang, 2 accounts, tapos kalat-kalat pa. Kaya nung kumikita ako noon, hindi ko maramdaman yung kita. Before, 1.5 pa yung pairing eh. Puro 1.5 lang, isang palo lang. Kahit ang dami kong pay-in, puro 1.5, pambihira naman. Alam nyo, muntik na ako ma-burn out. Kasi nga, yung upline ko, pinipilit ako mag-multiple accounts. Eh, hindi ako nag-multiple. Sabi ko, kita ka lang. Ayoko, matigas ulo ko. Tapos, noong 2018, kinausap ko si Ab Joseph. Sabi ko, upline, tignan mo yung structure ko. Si Ab Joseph, napakamot. Sabi, ilang taong ka na nag-network, walang yakang bata ka. Sabi niya, ba't hindi ka pa nag-kompleto? Ba't hindi mo pa inayos yung structure mo? Kaya noong 2018, doon ako nag-kompleto ng account. Yan. Kaya I'm proud to say, because of 15 heads, eh, yan yung kinikita ko. O, di ba? Kaya sa mga naka-one account dyan at pinipilit ka ng upline mo, hindi para sa kanya, para sa iyan. Sige ka, magsisisi ka kagaya ko. Pero hindi pa huli ang lahat. Nakahabol pa rin. Di ba? Nakahabol pa rin naman ako. Di ba? Yun. So, yan. Balik tayo dyan. And because of 15 heads, nakalibot po ako sa buong mundo. Right now, nakapunta na po ako sa 14 countries. Yan. So, last, bago mag-coronavirus, naka-ano pa kami, naka-Bali, Indonesia kami. Yan. Naka-hirit kami noong February. Ba tayo? March. No, March. Oh, bago pumasok yung coronavirus dito. Naabutan, baka makalakdown. Oo, buti hindi kami naabutan. Pero galing kami sa Bali. So, naka-14 countries. Eh, dito ko na naranasan, makapunta na ng magandang lugar. Tapos yung wife ko, nag-honeymoon kami sa iba't ibang lupalot ng mundo. Tapos dito ko na rin naranasan mag-skydive. Yes! Yung ginagawa ni Tom sa Mission Impossible, nagawa ko. So, and last year, 2019, September, nagpunta kami, niregaluhan ko yung wife ko ng Europe trip. O, di ba? Dahil sa 15 heads. Sabi niya, parang gusto kong pumunta ng Paris. Sabi ko, sige, kailan mo gusto pumunta? After 3 months, ayos agad yung visa. Punta agad kami sa Paris, France. Punta kami ng Europa, ng Italy, ng Venice. Ayan yung Venice. Ang ganda dyan. Rome. Na maraming coronavirus ngayon. Pero that time, wala pa. Last year. Paris, France, Vatican City, and yung pinakapaborito kong lugar, Amsterdam. So, Europe. Ginastos ko dyan almost 800,000 na tour. And tanong, magkano yung gastos ko dyan? Hindi pala 800,000. 135,000 lang. 15 heads. Yeah. Diba? Kaya kung gusto mong kumunta ng Europa at naka-one account ka, huwag mo nang pangarap. Eh. Mag-15 accounts ka muna. At huwag muna ngayon. After 3 years na, pag wala ng coronavirus. Yan, buti nakahabol kami. Anyway, ayun po, yung mga napuntahan ko. At sino tong gwapo na to? Ayan. Ito ho, biglaan lang to. Kasi nakita ko sa post ni Rin na last year, dati pong OFW to, last year, last month, okay, si Rin, last month ho,
eh kumita ng ayan, sana yan. Last month, kumita ng 123,000. Yan. Talakpakan natin si Rin Dirila, dating OFW. Right now, nag-6 digits income na si Rin. At ito naman si Edmer. Yan. Bago-bago lang din tong For Good. Last year lang to nag-For Good, isang OFW. And kumikita na rin po siya na last month, nag 129,000. Yan yung post niya. Oh. 129,000, one month lockdown income. Buti na lang, nag-15 accounts ako. O, di ba? Congrats, Edmer! Diba? So, si Rin. Ayan, no? 15 heads, no? Si Rin, no? O, di ba? Iba pag 15 heads. Congrats, Rin. And, ayan, no? Kay Edmer, 15 heads din. And mostly, mga OFW na downline ko, pag nag-for good, kadalasan po sa team namin, is naka 15 heads. Mostly sa team, kahit OFW, karamihan po naka 15. Parang bibihira lang ata, hindi naka 15 sa atin. Kasi parang pag 15, nahihiya sila. Pag naka 1 account, nahihiya sila. Parang hindi nakaka-relate. Lahat po talaga 15 accounts. Eh, marami pa ho. Hindi ko na ho mapapakita yung iba kasi sa dami. Ito ho na lang, papakilala ko. Ito yung mga naka 15 heads sa amin. Ito, pagka-join na pagka-join nito, nag 1 account. Tapos after 2 months, nag-complete agad ng 15. Pinangutang pa. Saan ba nangutang si Virgil? Ah, nangutang ito. Nangutang sa OFW din. Kailani. Ito, pinangutang niya yung 15 head, isang OFW, si Saudi, Jerlyn Etao. Ngayon po, millionaire na yan. Millionaires club na ho yan. Tapos yung 300,000, yan po yung pag-forgood niya. Pero ngayon, kumikita na, nag-average ho ng 6 digits per month si Jerlyn. Okay? Dapat ho, maglalabas to ng kotse, kaso naabutan ng corona. Pero after na lang. Ito naman, si Kuya JB Larat, isang OFW. Yan po yung mga kinikita ng ilan sa mga taong ginaid namin dahil sa 15 heads. Ito yung mga kinikita nila. Yan, 204,000. Ito, Marlon Garlit. Yan, kumita ng kalahating million at Millionaires Club na rin po yan. Ayan si Marlon, no? Yan, Millionaires Club na rin at si Rin Guerrilla dahil sa 15 heads. Yan, minsan pag nakaka-recruit ng mga to, isa lang ang recruit nila pero ang kinikita nila, 8,000, 10,000. Ito naman, si Butch Yabut. Yan, isang dating empleyado, dating crew ng fast food. And sobrang laki na rin kumita. Nakadalawang sasakyan na yan because of 15 heads. Yan, si Marlon Gerlit, may sarili na rin po. Dating OFW. Grace Cunihero, dati rin OFW because of 15 heads. Millionaire. Eto ho, gusto ko i-congratulate. Si Louie Closa, kaka-report lang ng income niya sa akin kanina. Congratulations, Louie, because of 15 heads. Louie ho, last April ang kinita niya, nasa 302 o 312 yung nagkakaroon. 312,000. 765 pesos. 312. So, congratulations si Louie kasi ang ginagol niyan mag-top 20 or top 50, top, even top 50 to 20 this year. Diba? Yan ho yung resulta ng 15 headers. So, yan lahat pakialis naman. So, yun guys. Actually, tapos na po ako. And I hope may na-share po ako sa inyo something. Kaya guys, sa akin na lang, pinaka-last message na masasabi ko. Again, this is the best time na mag 15 heads ka. Iba ho, nagsasabi, eto, wala na nga makain sa Pilipinas. Yes, kailangan mo mag 15 heads kahit ganitong pandemic. Diba? Kasi nga, kag hindi ka ng 15 heads, kailan ka pa mag 15 heads? Sa panahon ho ngayon, ito yung pinaka-best na negosyo. Na kahit nasa bahay lang po tayo, nakabasa't may internet ka, pwede kang kumita ng malaki. Kaso pag one account ka lang at pag nakaka-recruit ka, hindi mo po mamamaximize yung negosyo. Hindi ka mas kikita ng sobrang laki. Kaya again, sa mga members po namin dyan, sa buong mundo, sa lahat ng Easy, sa lahat ng JLIM Project, and happy quarantine po sa inyo guys. Kaya again, kumpletuhin mo na 15 heads mo, huwag mo nang patagalin, huwag mo nang ipagpabukas. Ngayon pa lang, gawa mo ng paraan. Karamihan po sa mga OFW na nag-fought for good sa buong grupo po namin and sa buong Easy, sa Empowered Consumerism, ay naka 15 heads. Yes, ako personally, I mentored most OFW, iba't ibang lugar, and isa ho sa requirements ko, bago mag-for good, kailangan 15 heads. And ang nangyayari naman, ganun nga, bago sila mag-for good, nakakapag-15 heads. And kaya sila nakakapag-for good kasi yung account nila sa Easy ay sapat na para mag-for good sila. Kasi natutumbasan na nila income
sa network, yung sweldo nila, more than pa. Kaya meron na silang right makapag-for good. Kaya ikaw, OFW ka, at gusto mo nang mag-for good, walang, kumbaga sa panahon ho ngayon, walang ligtas ang lahat eh. Walang stable, walang permanente, even artista, even matatalino. Tingnan mo ah, magsasabi pa rin, sige last, magsasabi, ang mahal ng 50,135,000, na ba mura? Pag-empleyado, magkano puhunan sa empleyado? For 16 years, nag-aral tayo. Magkano ang gastos ng magulang? Elementary, high school, college. Tapos pagka-graduate mo, magkano lang ang sweldo? Magkano? 15,000. Pero ang ginastos ng buong buhay lang, ang ginastos mo sa pag-aaral, kalahating milyon. 1 million. Based sa survey, ha? Yun yung ginastos ng magulang sa pag-aaral. Pagka-graduate, ang kikitain, 15,000, 20,000. Tapos ngayon, walang kinikita kasi nga, walang trabaho. Kaya, come to think of it. Diba? Wala akong stable sa panahon ngayon. Ang negosyo natin, sobrang late lang ng puhunan. Even professionals, bago ka maging dentista, magkaano ang ginastos mo? Artista, magkaano ang maintenance ng artista sa belo? Sa pagpapaganda ng katawan, pagpapaganda ng itsura, at in-invest nila para sumikat sila. Ang laki rin ang investment. Even OFW. Wala hong permanenteng trabaho sa mundo ito. Even OFW, ang dami na hong pinapauwing OFW ngayon. Ang OFW, sobrang saludo po ako sa inyo kung may mga OFW na nanonood dito na nakasapalaran. Sabi nga, marami OFW, hindi ramdam yung lockdown. Kasi matagal na silang lock sa bahay. Yes, hindi ramdam. Pero, marami yung OFW na pinapauwi niyo sa Pilipinas. Kasi may mga bansang hindi naligtas because of the coronavirus. Kalahati ng katawan nila nasa hukay. Tama? So, wala akong permanente sa mundo. Kaya again, itong negosyo natin, ito ho yung best na opportunity na pwede mong gawin habang quarantine. Kahit tapos na yung quarantine. Ito yung best na negosyo na gagawin natin lahat para darating yung time. Hindi ka na mag-a-abroad. Kung OFW ka, sabi nga, ang pera napapadala sa Pilipinas. Pero ang pagmamahal, ang yakap at halik, hindi mo napapadala yan. Kaya again, sa mga OFW, decide now, complete your 15 accounts. Sa mga members naman, sa mga empleyado, or kahit ano, sa lahat ng buong Easy Family, mabuhay po tayong lahat. And again, complete your 15 heads para ma-maximize mo yung negosyo ng Empowered Consumerism. Yan lang guys. Stay at home. Stay safe. And I hope may natutunan po kayo sa pinag-usapan natin ngayon. Again, this is Don Bade saying to God be the glory and happy quarantine. Goodbye and power! Ang gagawin.